Roy. So once again, welcome to our Microsoft Tuesday. Ayan. And with us is our colleague and the former director of CILP, and now with Cypher Learning, let us all welcome Ms. Jen Padarnal. Ako na naman! Hindi po ba kayo nagsasawa sa mukha ko? Ako na kahapon, ako rin ngayon. Ayan. So I think yung today is, they call it Microsoft Tuesday. Okay naman, maganda ang mga pinagagagawa nitong CILP. Ah. So Microsoft Tuesday, ano yung gagawin? Kahapon, tinatanong ko si yung team, ano yung gusto nyong i-share ko about Microsoft na hindi pa alam ng tagalasal? Eh, lahat naman tayo gumagamit ang Microsoft. So, I think you already, you were introduced to Microsoft Teams na. You already know how to use Office 365. Tama po ba? Office 365, taas po kamay nung... Yes po. Ay, taas kamay tuloy. Mag-yes or no lang po tayo sa chat. So, sabi ko, taas kamay. No? Kung meron pa pong hindi nakaalam paano ginagamit ang Office 365. Yan. So, ayan, nawala ako. Someone then moved me though from the meeting. Meron pong nagtanggal sa akin sa meeting. Ayaw na yata marinig yung boses ko. Ayan. So, yung Office 365 po muna. Kasi last time, I think, you had an introduction about MS Teams. Ayan, dami. So, pero po, yung Office 365, so, you know, hindi lang po siya pang email. Yung kasi, Office 365, let me share my screen with you bago ako pumunta doon sa ibang part ng ating discussion. Yeah. Office 365 po is more than just our usual email. Okay? Marami pong apps sa loob ng Office 365 na pwede natin gamitin. Ano po yung mga apps na yan? Ito po, yung nakikita nyo ngayon, lahat po yan, apps na pwede natin gamitin sa Office 365. Okay, kasama na yung Teams, kasama yung online office. Yan, planner, we have workflow, yung stream, dito na pupunta yung mga videos. Kahapon may tanong, I think, tanong ni Sir Ronald Lagat. Saan mapupunta yung, pwede bang i-record ang MS Teams meeting, tapos yung recording, pwede ba ilagay sa school book? So, kapag kayo po yung nag-record ng MS Teams meeting ninyo, and I suggest sa teacher yung gagawa nun, dito po yan napupunta sa stream. Pag tinlik nyo po yung stream at may video po na laman yan, you'll see the link to the video and at the same time, yung embed code. So, pwede nyo pong i-embed yan sa atin pong Office 365. Yan. So, pwede nyo pong i-ano yan. Pwede nyo pong gawin yan. So, just get the link and then put it in our school book. Then, yung isa pa po, and I don't know kung alam na po ito ng karamihan, yung OneDrive, alam naman natin that we can store files in OneDrive. Right? Pero yung OneDrive po natin, pwede nyo din po yung ilagay sa file manager nyo. Sabihin po, kahit hindi kayo magbukas ng browser, pwede nyo pong makita yan sa File Explorer. Teka, buksan natin. I'll just show you kung nasan siya. Okay. Let me share my screen. Yeah. So, kita nyo po dito, nandito yung aking OneDrive, personal and OneDrive for business. So, pwede ko pa pong i-add dyan yung OneDrive ng school. Okay, so paano po yung ginagawa? Paano natin ilalagay yung OneDrive for business so that we make it available to us offline? At pwede din po kayong pumini ano yung mga files that you will make available offline and to your computer, to your laptop, and ano yung nasa OneDrive cloud na online. Ang maganda po kasi dyan, kapag dinownload nyo yan, may mga files na hindi nyo na kailangang ilagay sa
file explorer niyo o sa device niyo para hindi mag-take up ng memory ng ating mga devices. So, click lang yung OneDrive. Okay. When you click OneDrive, so, i-redirect na po kayo sa OneDrive na page. Okay. So, makikita natin, eto na yung mga files natin na sinesave natin sa OneDrive. Then, nakikita niyo po to your lower left, nakalagay Get OneDrive App. When you click on that, it will allow you to download yung OneDrive and automatic ma-install na po yan sa inyong File Explorer. Okay, so click download. Pag na-download po, kasi na-download ko na siya. When you click download, next thing that you will see, okay, will be, it's going to be in your File Explorer na over here. So you can have, kung meron, kasi ako po meron ng OneDrive personal at saka meron akong OneDrive for business. So, dalawa po, naka-store. Ayan. Pero hindi nagte-take up ng space yung mga files ko na iba sa aking computer o sa desktop ko o sa device ko kasi nandun siya sa OneDrive ko na online. Ito lang po yung mga gusto kong na-open ko sa computer ko, sa laptop ko. Ayan. Napipili ko siya kung alin lang yung gusto ko makita. So, hindi... Meron na siguro po mga 300 gig na yung mga 300 gig na yung files ko. Pero pag tinignan ko po yung laman ng laptop ko, ilan pa lang yung nagamit. Ilan pa lang yung nagamit ko dito. Tingnan natin. So I've only used up about 100 gig something. Pero yung mga files ko po nasa 300 plus na yan. And then... Pwede niyong piliin ano bang mga files yung gusto niyo na lagi niyong nakikita sa inyong computer. Pwede ito, always keep on this device. Pwede namang view online. Para mapili niyo po. So, like yung mga pictures na kinukuha natin sa cellphone natin, pwede yung mag-sync sa OneDrive niyo. OneDrive personal or OneDrive for business para hindi rin mag-take up ng space ng cellphone. And then, ang maganda kapag nasa OneDrive yung mga files, kahit hindi nyo dala yung laptop nyo, mag-download lang kayo ng app ng OneDrive sa phone, pwede nyo na pong buksan yung mga files nyo. So, nagsisync yung mga files, tapos pwede kayong pumili alin yung nasa device, alin yung nasa OneDrive na online para hindi mag-take up ng so much space in your computer. Okay. Then, okay, just ano lang po yun, konting tips and tricks on how on ano yung pwede niyong gawin sa OneDrive and Office 365. So, today also, I'd like to share two things po yung isi-share ko kasi I noticed na meron nga pala tayong mga kasamang mga nasa senior high, junior and senior high. Meron po ba yes nga po yung mga nasa junior, senior high. Yan. Sige, meron po akong isi-share lalo na po yung mga nagtuturo ng STEM. Share ko po yan mamaya. But the first thing that I'd like to share with you is the Microsoft Educator community. Yan. Kasi kahapon, na-mention ko din na parang pang professional development din yung ginagawa ni CILP. Lahat ng mga activities ni CILP that could serve as, you know, professional development ng mga teachers. So ito, okay, pangdagdag po ito sa professional development journey natin mga teachers. So sa Microsoft po, meron tayong tinatawag na Microsoft Educator Center. Okay, ano po yung Microsoft Educator Center na yan? By the way, ito pala yung ano, share ko lang, baka hindi nyo po alam, trivia. Ito yung mission ni Microsoft. Eh. So Microsoft in Education, ang mission niya, grabe yung mission, no? So empower every teacher and every school on the planet to achieve more. Grabe yung mission nitong si Microsoft. Eh. Yan. So the Microsoft Educator Community, ano po itong Microsoft Educator Community? So it's a community where educators can connect and collaborate and get the 21st century and get 21st century ready. Sino po yung mga educators na yan? Okay? Hindi lang po ito educators sa Pilipinas. So educators po worldwide, across the globe. So lahat po ng mga educators worldwide, the member of the Microsoft Educator Community, eh, pwede kayo makipag-collaborate sa kanila and you can partner with them in some projects. I've already done that, I think, 2 semesters ago. Eh, meron pong isang teacher from New Mexico where
we collaborated with yung mga students ko po, tsaka students niya, we collaborated on a project. Plus, kasama po ang senior high school. There are, I think, 4 sections in senior high school. Baka po nandito yung kanilang teacher. Yan, na nag-join po doon sa project na yun, sa global project. So, ano po ang meron dito? So, you'll have access to online training, short courses, curated lesson plans. Ayan, lalo na po sa atin mga nasa high school. And then you'll have a chance to collaborate to and talk to community of innovative educators across the globe. Ano yung mga recognitions na makukuha? So, expert recognition, points and badges, plus instant certificate. So, makakaroon talaga kayo ng certificate from Microsoft, and that is signed by the VP for Global Education ng Microsoft na si Ms. Anthony Salcito. So, sino yung mga industry partner ni Microsoft? Sa British Council, UNESCO, WE, and EdX, these are Microsoft partners. Yan. So, paano pupunta doon? Ito po kailangan. Pwede nyo i-screenshot, pwede nyo isulat. So, you have to go to, how to sign up? You have to go to education.microsoft.com. Again, so that's education.microsoft.com. Minsan po, pag may W, may triple W sa una, minsan hindi siya nag-work eh. So, pwedeng wala siyang triple W. Diretso lang, education.microsoft.com. Okay? So, paano po mag-sign in? Okay? So, once you go to education.microsoft.com, you sign up using your Office 365 account. Yung LaSalle email po natin. Yan po ang ating ipapakita. Yan po ang ating gagamitin. Okay, so you join or you sign up to your Office 365 account. Okay, so ano po yung meron dun sa MEC or sa Microsoft Educator Center? So it can be recognized for your work as an innovative teacher. Magkakaroon po kayo nito, Certified MIE or Microsoft Innovative Educator or MIEE. So dalawa po yan, MIE and MIEE. Yung first 1,000 points nyo, okay, that will... When you earn 1,000 points, yung first 1,000 points, certified kayo as MIE, Microsoft Innovative Educator. When you start sharing your innovation, how to use technology in the classroom, and you nominate yourself to be an MIEE, so Microsoft Innovative Educator Expert, you get a chance to get that global recognition as Microsoft Innovative Educator Expert. Yung first one, yung MIE, pag nag-attend kayo ng mga training, yung mga Microsoft trainer, pwede din nila kayo awardan ng points dyan. So you get instantly, you become an certified MIE right away. Okay. And second, when you earn points and badges, yung digital certificate, makukuha nyo kagad. So how do you earn points and badges? So pag i-enroll po kayo dun sa mga courses. Okay. Yung mga online courses natin. So you enroll to that and then you get to earn certificate for every course that you finish and then you also earn points and badges. Okay. Next is to get access to a number of free courses, resources, webinars, quick videos, even virtual field trips. You can do that in the Microsoft Educator Center. Yeah. Nabanggit ko kanina, you do virtual field trips. At yan, use Skype as a tool for teaching and learning in your classroom. Pwede kayo mag-conduct ng virtual field trip. Si Sir Ruben, madalas na ginagawa Skype in the classroom o yung Mystery Skype, Skype lessons, Skype collaboration. Yung Mystery Skype, masaya to. You just have to connect to a classroom kahit saan pong lugar. Tapos magbibigay lang kayo ng mga 5 questions kung hulaan kung nasan kayo. So, kunwari, ako magbibigay ng clue. In the country where I live, mainit, or we have this kind of animal, or the national fruit is this. So, hulaan naman yan yung nasa kabilang line. So, that's how Mr. Skype works until mahulaan kung nasan kayong lugar. Yan. And then, so then this is also fun because you get to have a chance to connect to educators across the globe. Pwede kayo makipag-usap sa kanila, pwede kayo makipag-chat, pwede kayo mag-share ng best practice, pwede kayo mag-exchange sa mga lessons, lesson plans, activities that you do in the classroom. So, pwede nyo pong gawin yan. Okay? Also, get the chance to be invited as a guest speaker minsan sa mga talks, webinars na hino-host or ino-organize ng mga teachers po sa ibang bansa.
So again, to register, go to education.microsoft.com. Now, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang itsura ng aking educator community. I will log in to my educator center, the profile, okay, so that I can show you. So I will go to education.microsoft.com. Hindi ako marunong mag-spell. Education.microsoft.com. Yeah. Okay, and then we log in. Sign in. Kapag wala pa po kayo, you sign up. Okay, kapag meron na, sign in na. So may makikita po kayo dyan sign up button. So ako po, ang sign up dito ay yung aking Office 365 na personal account. Para makita niyo po kung ano yung itsura nung nasa loob na. Website. At ano po yung makikita natin dun sa actual website. So, here. So, once you log in, ito po agad yung una makikita niyo. Ngayon po, pinopromote din ni Microsoft Get Started with Distance Learning so you can enroll in a course on a distance learning course. So ano po yung meron pa dito? You can explore different courses, yan, online courses that you can enroll into. Okay, hintayin lang natin siya mag-load. Yan. Ito po yung mga courses na pwede niyong enrollan as a teacher. Enroll lang po kayo dyan. Pili kayo kung ano yung gusto nyong course. Start taking the course. Mostly may video naman yan. Then get just click start the course. Start the course. Meron siyang course description. May course objective. At makikita nyo na 1,000 points agad yung course niya. So pag natapos nyo itong course na yan, you get 1,000 points. Then you become an MIE right away. Okay, so tingnan natin ano yung nasa loob ng isang course. So you have here. Maganda din po nga pala itong maging tag natin pag kine-create natin yung courses natin sa school book. Why? Kasi pag makikita natin, no, nandito din yung table of contents nila, nakaayos din siya. Okay? Yung naka-design na din siya for a class, and then yung outline. So mostly mga videos yan. So video heavy yung mga courses nila dyan. And then habang nag-take kayo, meron yan. May quiz din po to. So it's also fun to take courses here. Now, after taking courses, saan ko makikita yung... before that, meron din palang learning path ito. Pwede kayong mag-enroll sa mga learning path. Ano po ba yung learning path? Para lang itong group of courses na pwede niyong kuhanin. So, kunyari, certificate in customer service. Tapos yung certificate in customer service na yan, meron niya mga limang courses na pwede niyong kunin. So, yan yung learning path. So, meron siya mga goal. Yung mga courses siya na pwede mo kunin. Then after finishing that, saan yung makikita ngayon yung mga points and badges niyo? Go to your profile, top right over here. Okay. Click my profile. So dun po sa profile niyo, dyan niyo po makikita yung mga badges that you've earned while you're taking the course. So, ito po, yan po yung mga badges na na-earn ko na yung natapos kong badge sa mga courses ng Microsoft. Yan. So, yan po yung mga badges. And then, you can print your certificate din. Let's see. Kunyari ito. View details. When you click on view details over here, you can instantly download or view your certificate. Signed by Mr. Anthony Salcito, so VP for Worldwide Education in Microsoft. Yeah. So instantly you get this. Think of, hindi ko lang sure, baka sakali. O no naman, HR kasi professional development yan, training yan that we took. So may corresponding number of hours din naman po kung ilang hours na yan kinake. So ito po yung mga badges. Yeah. These are the badges I received and these are the courses that I've already finish. You can also view transcript. Kung gusto niyo po na may transcript, yan, meron silang view
transcript. So, yung mga achievements, yan, makikita niyo po dito. Tapos, yung mga points earned, makikita niyo po yan. Tapos, kung ilang oras yung duration ng training. So, these are the things that you can get from the Educator Center. Yan po yung mga benefits din. Nandiyan yung mga courses na pwede niyong kuhanin. And what else do we have here? So, you can explore more courses. You can also view your achievements if you want. Kung gusto niyo pong mag-explore kung sino yung mga pwedeng resource person, pwede din po yan dito. May network yan. Kung gusto niyo pong magtingin ng mga lesson plans, ito po para sa mga nasa high school natin or kahit na hindi sa high school, click browse resources over here. And you can see yung mga lesson plans shared by teachers across the globe. Ayan, meron naman po yung ikaramihan po, may nakalagay naman kung para sa anong grade. Actually, kahit naman po hindi pang grade school, pwede rin naman natin magamit sa higher ed. Ayan. So, pwede nyo po yan i-view. And probably localize it and look at how this can be of help to us. Okay? So, may tanong po ba tayo dito sa educator community? Bago po ako mag-move forward dun sa hacking STEM? Ayan. Ma'am Jen, may tanong si Ma'am Cez. Yes po. Paano daw palitan yung pangalan sa certificate niya? How to edit my name sa certificate? Certificate po sa? Sa doon sa MEC, yung nakuha niyang certificate, baka iba ang pangalan. Paano ba yun? Sa profile niya po, kasi kung ano po yung nasa profile natin, yun din po yung pangalan na lalabas. Che, permission po kung ano yung nasa profile. Katulad po ako, nakita nyo sa akin, Jen Padernal ba nakalagay? Tingnan natin certificate. Jen Padernal. Kasi Jen, nung ginawa ko po yung profile ko, Jen Padernal din nakalagay. Parang sa school book din, di ba? Kung ano ginawa natin profile, edi ganun po yung ano. So, edit nyo lang po yung profile nyo. Hindi ko lang po sure kung pagka-edit natin ang profile, magbabago yung certificate kasi kay school book po yan. Sana ba yung edit profile natin dito? So kay school book po kasi madaling palitan yung profile name natin. Pag pagpalit ng profile name, mapapalitan na din yung certificate agad-agad. But with this one, I'll try to find out kung paano natin yan magagawa. Okay? Meron pa po ba mga questions? Nasaan na po? Wala bang virus for hacking? Gusto ko ang course na yun. Parang, sir, wala po! Wala po. Yan, wala pong ano eh. Wala po siyang, wala po tayong ganun. Okay. Sige po. Next, i-share ko yung ito pong isi-share ko na next na hacking STEM. Pwede rin po to sa mga nagtuturo ng math, science, physics, or probably kahit communication, kahit English, pwede to eh. Interdisciplinary naman to. So, ano yung hacking STEM? Ito po yung website, ha. aka.ms/hacking-stem. Na tama ang aking. Yan. So, itatype ko po sa chat yung aka.ms/hacking-stem. Okay. Kakapresent ko lang po nito kaninang alas G sa DepEd. So, ano po yung hacking STEM? Ito na, mga ka-high school natin dyan. Okay. O kahit po yung nasa higher ed, may mga anak na lalo na ngayon na naka-quarantine tayo, ito po pwedeng-pwede nyo pong ipagawa to sa mga bata, pwede nyo, kung may available na resources at materials. So, Hacking STEM na website, nandito po lahat yung mga lessons and hands-on activities of course sa STEM
na track. Okay? So, yung mga lesson plans po dito, free. As in, entirely free. Ano ang hindi free? Siyempre, kung may mga materials po kayo nagagamitin, eh, yun po yung kailangang, yun yung may konting gastos. Pero maliit lang naman, pinakamahal na po dito, 150 pesos eh. Yan. So, ano po yung mga lessons na meron dito? So, ito lahat, yung mga lessons on robotics, lessons on science, nandito po siya lahat. Okay, so we have a library of lesson plans and resources on STEM, yan, that you can download and you can localize and apply it in your classroom, or what you can do is, okay, maybe look at the current curriculum or syllabus that you have in your STEM subject, tapos tingnan nyo kung paano nyo ma-integrate. Meron na ba akong na-try dito? Meron po ako na-try gawin dito. When I attended a workshop, a conference on hacking STEM, may pinagawa sa amin yung speaker eh. First time kong ginawa to eh. Kinabahan nga ako kasi ang haba po ng instruction, English lahat. Parang sumakit, parang nag-nosebleed ako eh. Pero ito yung tinry namin. But this is fun, this is fun. So this is like how to make a robotic hand. So when you click on that particular lesson, makikita nyo yung next page, kumpleto siya, meron siyang video, okay, na hindi na natin ipi-play ngayon dito. 1 minute 47 second video lang naman yan. Kung tungkol saan, like an intro of what this lesson is all about. And then, you can also download the lesson plan itself na nasa OneNote na. Okay? So ano pong itsura niya? Let's see and try and download it. Let me know if you can see the OneNote notebook. Ano ang laman ng lesson plan? Ito para sa mga nasa high school din. Let me know kung if this will work for you. So when you open it, you download it, it's free. Anong meron? Ito talaga good to for us kasi parang wala tayong gagawin eh. Ready na lahat. I-execute na lang, implement na lang natin, gagawin na lang natin sa classroom. So you have the lesson overview. May introduction siya. May lesson plan siyang kasama. When you click on this lesson plan page. Let's wait for it to load. And, yan. Part 1, part 2. May standards din, curriculum standards. Siyempre, yung curriculum standard nito ay based doon sa US kung saan yung nag-contribute nito. Okay, but we can localize it. I suggest na i-localize natin based dun sa standard na recommended or prescribed by DepEd or recommended by DepEd o kung ano, o sa school. So, pwede nating i-localize yan. Hindi naman po kailangan ganito yung ating gagamitin. But, of course, suggestion ko, if we can incorporate also, lalo na po itong sa ISTE, International Standards for Technology Education for Student, pwede natin itong isama as a standard. Okay? And after that, aside from that, meron tayong guide for teachers na. Yan, paano ito gagawin ng mga teachers? Detailed lesson timeline, meron siya dyan. Preparation needed. Yan, ito yung detailed lesson timeline. So, nandyan na siya. Okay. Preparation na kailangan, meron din. Ano yung mga ihanda? Ano yung mga okay. So, before teaching the lesson, ano yung mga kailangan ihanda? Ano yung mga materials? Yung role, ng yung groupings, at higit sa lahat may rubric. Okay? Itong rubric na to, applicable to kahit hindi sa high school eh, kahit sa atin sa higher ed. Pag tinignan natin yung rubric, pwede natin gamitin to as parang pattern natin. So, meron na din siyang rubric for teachers. For students, meron ding guide. Okay? So, meron din tayong guide for students. Para mag-enjoy yung mga estudyante. Tapos, may mga sample dito na activities, lalo na sa Excel, kung paano siya. Kasi pwede po meron pong device, tapos sa Excel ilalagay. Makikita natin paano gumagalaw yung kamay. May mga analytics po siyang kasama. Okay? So, aside from this, dyan sa Get Lesson Plan, ito pa po yung mga kasama niya. You can download a PDF file, complete instruction kung paano gagawin to sa classroom. Okay, meron siyang complete instruction how to do this in the classroom. So, kompleto na po yan. Ilang pages ba to? Parang 76 pages ata to. Kasama na po yung mga materials na gagamitin. Okay? Buksan natin.
downloading para makita niyo po. So, what we have here is a complete set of ano na, lesson ready to be used by teachers. So, also, I'm showing you this kasi pwede rin natin itong gawing basis pag nag-create din tayo ng mga lessons sa school book. Okay? Whatever it is that you're seeing here or whatever it is that you download from this website, pwede nyo ilagay sa school book yan. It's not gonna be a problem. Okay? Mas okay nga po yun kasi ready na, you put it in school book, tapos dun nyo sa school book gawin yung shinare ko po sa inyo kahapon na adaptive learning. So, ito. Ito na po yung na-download natin. Okay, so, this is a ready-made na resources that's available for teachers and for students for free. So, kunyari ito, nasa Microsoft Word siya. Yan. Ito yung itsura ng robotic hands. Sensor yan. Building machines that emulate humans. So, this is going to be a good exercise for students. So, kompleto siya. How to use this document. Meron tayo. Ito yung mga materials na gagamitin. May picture pa. Ito, pwede natin hiramin sa ICTC or kung may flyers kayo sa bahay, pwede nyo gamitin. Most of these are recyclable materials except for microbit, which we can order online. Yan. Ito yan, mga materials. How to do it, how to use it. Nagawa ko po to. Hindi ako science teacher, pero when I attended the conference, pinagawa to sa amin in 40 minutes. Yan. Mas kinabahan pa ako sa pagbabasa ng instruction. Actually, yung pagbabasa po ng instruction, hindi ko masyadong na-follow. Tinignan ko lang picture. Ah, yan. So, ito siya. Cardboard lang po yan. So, this is how this is done. So, paano mo ngayon to i-transfer sa school book? So, alam nyo naman na pag ginamit natin yung isang material and it's available in the cloud, lalo na naka-Office 365 tayo, you can either share, just embed this in school book. Okay, get an embed code or yung PDF, i-upload natin as a resource file in school book. So, this is made available to the students na. Okay, and then you can have them work on it either by group or individually. Siyempre, pagbalik sa classroom. Or, kung sa bahay may mga available na resources, then we can also use that. Yan. So, yan po yung mga... Ah, wala pong laman yung screen ko? Wala po ba kayo nakikita sa screen ngayon? Wala, Miss Jen. Wala. Mukha mo lang. Ayan na, ito na. Sorry naman. Yan, okay na. Okay, hindi po kayo nagsasalita dyan. Nakala ko naman may nakikita kayo. So, ito po yung lesson na na-download. I downloaded this from the website. Nakita nyo po siguro kanina where I downloaded it. I'll show it again. So, this is the entire lesson this is the entire instruction. Nasa Microsoft Word siya. Yan. Okay, so ito yung may mga pictures to help yung mga visual. Kagaya ko na hindi mahilig magbasa ng instruction pero gusto tumitingin sa picture, meron siya kung paano siya gagawin. Yan, meron din how to use this document. Ito yung mga materials na gagamitin. Ito yung sinasabi ko po kanina, yung vice grip. Ano, hirap lang kayo sa ICTC or kahit ano pong pliers na ginagamit po kasi ito pangkat ng wire. Yan, ito po yung ibang mga materials na gagamitin. Okay. So, most of the materials, available naman po dito sa atin. Ayan nga po, straw lang. Oh. Straw, cardboard, scissor. Okay. So, ito po kasi yung na-try ko na, kaya ito yung pinapakita ko sa inyo na sample. Okay. Yan. So, meron tayong mga ganyan. So, you can easily download this from the website. Nasa na ating website over here. Okay. So you can easily download this from the website. Ito po. Just download the PDF file, download the workbook. Yeah. Go shopping for materials. Pero yung go shopping po na yan is ano lang yan. List of materials that you can use, but you can buy it anywhere kung saan po siya available. So aside from this, kung gusto niyo po na medyo madaling lesson, just click on this STEM lessons. Meron po ako nakita dito na pwede sa ano to? Ito ba 'yon? Where's that?
Colors of the Earth yata yun, pinaka, isa sa pinakasimple na pwedeng gawin. Ito, Amazing Colors of the Earth. Yan, madali lang yung mga materials dyan. So, ito po, pag pinapagawa natin to sa mga estudyante, interdisciplinary din siya in a way na may science, may math, may comprehension, kasi kailangan intindihin mabuti yung mga instructions. Okay? And nade-develop din dito yung creativity, computational thinking ng mga bata, nandyan, analytical thinking nila, nade-develop yan. Kung group work, so collaboration skills, nade-develop sa kanila, communication skills is also. So, for every activity that we do in the classroom, using this, laging nasa isip natin, ano ba yung mga skills na gustong ma-develop natin sa mga estudyante. So, yan. So, yan po yung mga, that's all I have for you today that I wanted to share. I don't want to share too many stuffs din naman kasi baka ma-overwhelm naman tayo. But just a reminder that the content that we have here, these are from teachers from different parts of the world. Okay? So, my suggestion is for us to localize this. Okay? And then, para isa lang din po yung pupuntahan ng mga estudyante natin, kung gusto natin itong gawin, put it in school book. Integrate po natin yung ano natin, yung mga tools natin. So, anything that you download from here is free and you can put it in school book. Structure nyo lang po yung lesson nyo doon na madali ding ma-access ng mga bata. Like kasi yung pinakita ko kanina na naka-Microsoft Word, kung ako yung magbabasa, isang makikita ko 76 pages, sobrang haba na nun. So, i-bite-size nyo po yung nasa Microsoft Word na yun. Pag iwahiwalayin nyo, lagay nyo siya sa school book para lang merong ano yung mga bata na hindi sobrang, hindi sila magkaroon ng reading fatigue na ang haba pala ng babasahin. And it's also gonna be fun experience for them.